Wah. Good afternoon. Welcome to our Tawang Usapan's newest episode. At para nga dito sa episode na to, kami ang makakasama niyo may pag-usap sa inyo lahat. Yes. Yun. Wow. Meron tayong special guest. Ayun, si ate niyo. Sa ate mo. Hello guys. Yeah. Akala mo hindi nagkita na ilang buwan. Hello! Wah! Para di na nag-stream kahapon ah. Saka TikTok niya yan eh. Pero yun nga mga idol, eh, ang ating pag-uusapan or ang main topic natin para sa tanghaling ito would be the DPC pa rin. Pero ngayon naman tatalakayin natin yung lower division. Mm-mm. Hindi, so ito na, finally. Ang ating first topic is DPC C lower division. Oy! Oh, ayan. So, kung saan ito yung mga kinover natin noon, no? Yes, so, yan mostly. Yung so, mas familiar din tayo ngayon dito. Ano bang, ito, take mo dyan. Sa mga nakapasok, may mga ina-expect ka ba dyan? Yes, of course. Signal Ultra at Omega, nag-expect ako especially dito sa Omega kasi sila yung former team Adroid. So, malaki yung expectation, especially Pinoy. So, hindi naman sa bias, pero syempre, kapag Pinoy ka, susuportahan mo din yung kapwa mo eh. So, tsaka malakas din naman overall talaga yung Omega. It's just that, siguro, nung naglalaro sila with that, ano nga yun, close qualifiers, medyo kinulang. Kaya, nandito sila ngayon talaga sa lower division. But, overall, deserving naman yung mga teams na to na nandito, syempre. Lalo na yung galing sa open qualifiers. Kasi ang dami nilang pinagdaan ng laban bago sila napunta dito sa lower division. Ayan. Yes. And yung Signal Ultra ba, KJ, tingin mo? Kasi tulad nga ng sabi ko kanina, nag-e-expect ka dito sa side ng Signal Ultra. Pero ngayon kasi, na si Abat, alam naman natin, recently nag-post looking for team. Ano bang take mo doon, KJ? Tingin mo, same performance or mag-step up ba yung Signal Ultra? I'm not really sure. Sino ba yung naging kapalit ni Abat? Si Jay eh. Si Jay, hindi siya, ano, si hindi siya kapalit. Si Jay, pero, yung manager coach ata siya ng Signal Ultra. Tapos ang rank niya, diba? Ancient. Ancient nung sinilip nila. Oh. Pero hindi nila alam yun kung Smurf. Ito pa, si Jay, ang role niya is cost 5. Siya yung nagpo-cost 5 ngayon sa Signal Ultra. Mm-hmm. Tapos, ang nagkikerry, si Aries. Si Aries. Yes. Oh. So, ayun. I'm not really sure about that. Pero, it would affect for sure yung performance ng Signal Ultra. Siyempre, long time na nila nakasama si Abat. And siyempre, if you're together, tapos mag-a-adjust ka ng role, medyo mahirap yun. Especially sa nag-adjust, which means si Aries. I'm not sure kasi kung ano yung dating role ni Aries. Pero kapag kasi nasanay ka sa ganitong posisyon, medyo mahirap din mag-adjust kapag ililipat ka agad. Tapos, ang masama pa doon, you're in a situation wherein ongoing yung tournament. Mm-hmm. Diba? Parang sudden changes. Pero, I think, yung mga laban nila na yung coach nila yung naglaro, parang nakaka-1-1 naman yata sila. So, I think, okay pa rin yung naging performance sila, pero overall, medyo mahirap for Signal Ultra talaga na mag-adjust so far. Pero tingnan natin sa mga darating na laban nila since, yun nga, sinabi ko, parang nakaka-isa naman sila sa other teams even though na hindi kompleto yung kanilang lineup. So, pero yun nga, sino sa tingin nyo yung team na hindi nyo ina-expect mapunta dito sa lower bracket? Yung meron ka ba nakikita dito na yung mga galing open qualifiers siguro na open qualifiers or at least yung Omega Esports, tingin mo ba yung Omega posibleng makapasok ng upper division pero na dito? There's a big chance sa Omega. Hindi ko ngayon na-expect sa na yung 496 Gaming yung makakapasok sa upper division eh. So I'm expecting talaga si Omega Esports makakapasok talaga siya sa upper division, pero yun nga, but still in a way, ano naman eh, marami naman Pinoy nakapasok sa upper division, which is Neon, Vice, sino pa nga yun? Execration, diba? So, okay pa rin naman. Pero dito naman sa mga galing sa open qualifiers, not really familiar with the others, pero yung iba naman yung Team 02, hinahanap ko nga yung Team SMG eh, wala sila. Diba? Sila ang galing mo. Oh, sila Mushi, 'di ba? Wala sila diyan, 'di ba? Supposed to be nandito sila. Laglag na ata sila. Ay, laglag sila. Sila yung pinakahuli. Yep. Kaya naman pala.
Okay, so pero ito Hoyo. Very familiar yung player. Oh. Isa rin yun sa mga niro-root ko. Siguro kung close qualifiers. Siguro kung open qualifiers, i-expect mo itong mga teams na to. Team Hoyo, 02. Ito yung mga teams na may mga pangalan na eh. Mm-hmm. I mean, may players. Mga pangalan yung players. Mm-hmm. Oo. But not so, the organization. Oo. Wala lang silang org. Pero, sino ba yan? Dreamusel. Ayun. Di ba dating ano yan? Si Dreamusel, Boom Esports? Oh. Right? Tama ba ako? Position 1 yes. Ng... Oo, oh, so, di ba? In your dream, ano din yung Juan, in your dream. In your dream? Wait lang, ah. Nag-position 4 siya. Nag-adjust so, nag-adjust siya para kay Dream Mosel. Yes. Kasi di ba position 1 siya? Mm. So, okay. And si Poloso naman, na coming from position 4, nag-position 5 na lang din siya para sa tournament na to. So, eto yung mga teams na expect mo kapag galing kang open qualifiers, makakapasok talaga sa ano eh, dito sa lower division kasi nga, 'di ba? May mga known na players and kahit sabihin natin ano, hindi sila magka-team dati. Parang yung individual skills na lang yung nananaig, 'di ba? Kasi saka wala nang pride eh. In your dream kita mo, like support. Parang okay, pangaya na tayo. Diba? Pero si Liligan, ito, hindi ko masyadong kilala to, Liligan. Sila sa atiti. And grabe yan, grabe din lumaro yung Liligan na yan. Kalimutan ko sino yung kalaban nila eh. Mm-hmm. Kinask din namin yun. Oh? Oo, kinask ko, pero nakalimutan ko sino yung Liligan. Kalaban yan. Baka pero, si ang grabe kalaban yung, si Lil Sisa. Lil Sisa. Grabe naman yan. Hindi si Santiti, grabe yan lumaro talaga. Tapos yung carry nila, parang palitan lang sila eh, yung post 1 tsaka yung post 2. Ah, ganun. Oh, nag-adjust din. Nag-aang papalitan. Pag naka-broadmother, yung... Pag naka-broadmother siya, mag-mimit siya. Pero pagka... Hindi niya na-pick. Pag hindi niya na-pick, iba yung pick niya, mag-carry siya. Carry. Isang hindi yung summit. Maganda din yung mga ganyan eh. May mga struts. No. Hindi mo kasi alam ibaban mo. Sa kanila kasi ang dami niyang nanimuli. Ang laki ng hero. Ayos nga yun. Tsaka okay din kasi yung mga nandito ngayon na bagong usbong na teams. Nakikita natin. Kung baga, pag nakalaban mo, lalo na itong Omega at saka Signal Ultra, may idea kay ano ba yung mga pinagpipick nila. Same goes with Galaxy Racer at saka yung may mga ano na dyan, notable players na alam mo na kung ano yung mga heroes nila. Mm-hmm. Pero yung mga bagong pasok dyan na teams, na hindi pa natin kilala yung players, hindi natin alam kung ano ba yung mga favorite picks nila. Kaya minsan matetekis tayo, matubroadmother tayo. Oh. Diba? Na hindi natin nina-expect. Yung Assault nga, hindi ko talaga ito kilala. Si Johnny! Nakilala ko lang yan dahil ka Kuya Diaz. Kasi kinas namin yan sa... saan ba yun? Sa... Hindi ko sure kung close qualifiers yun kasi... Ayun, close qualifiers. Diba close qualifiers yun? Stage 2 ata yun. Ayun, stage 2. Si Johnny, naglaro na daw yan sa TI for team... Ano kayo naman? Yung nag 3-2 Arrow! Arrow. Oo. Kaya idol na idol daw yan ni Kuya D. Kaya nung nagka-ask kami siya yung chine-cheer. Yes. Arrow Gaming siya way back. Malaysian din. No. Ayun, Arrow Gaming. Yes. Pero nag-Mineski din. Kaya kilala ni Kilala. Pero malakas din. Malakas din, actually, nung ano. Kaso, nag-intro voice lang sila nung last laban nila eh. Nakambak, oo. Nang kalaan. Pero yun na nga. Pero nag-check ko nakapag-TI siya. Hindi yata siya yung lineup sa TI eh. Ay, nag-TI nga. Sorry na. 13. Fanatic, ang team niya. TI5. Baka nag-coach. Hindi ba? As a player ata eh. Coach ba? Asa? Ayun, si Johnny. Position 5. Position 5. Siya for Fnatic. Pero ngayon, carry ba? Ano nakalagay sa kanya? Siya, position 4 siya ngayon. So, di ba? Hindi din malayo yung jump niya na from his position. Pero, support pa din. Ang next topic natin ay... yung ibang region dito sa DBC, lower division. Start muna tayo dito sa China. China. Kasi may kanya-kanyang mundo na laro ito eh. Oh, iba yung may sarili sa lang meta doon. Uy, si Pope eh. Sa Dynasty, si Po. Pero ito ah, wala tayong ganong kilala dito. Oo. Ano lang to siguro, pure guess.
Kasi siguro kung tayo tatanungin, pipiliin natin dyan na RNG. Yung mga sikat. Totoo. RNG. RNG, CDEC. Spar, S... SAG. Pero I would go for SAG and RNG dito sa ano. Oh, at ito guys, mamaya. Hindi ko kilala yan. Ano kasi, dati kasi sa nung nasa kabila pa ako, parati akong nagkakas ng mga China. Ah, China. Oo nga pala. Mm. Yun nga lang pala yung kinakas mo dun. Dati. Kasi araw-araw yung tournament ng China. Okay. Kaya yun yung kinakas nila. Tsaka ang maganda kasi, may variation ni. Eh. Kung variation? Sa C, oh. Ganito yung drop nila. Sa China, iba din. True. Hindi, parang, uy, ito yung perspective ng Chinese ngayong meta. Which is, eventually, na-adapt din ng iba. Kunwari sa Europe, parang, uy, nakita ko to sa Chinese team, it works out well. Diba? Parang, yun yung maganda eh kapag iba-ibang region yung pinapanood mo. Mm-hmm. Ay, maganda din para to sa meta. Parang mapapaisip ka as a caster na, true, na maganda din pala to. Hindi lang na naku-close yung box sa seat. Kasi minsan paulit-ulit na eh. Mm-hmm. Like nung last meta face the Subway. Sven. Sven Agan and Sweet Dragon. Ay, wala na po. Phoenix, ganun. Pero kapag nakakita ka sa iba, ay, iba yung approach nila. Totoo. Iba yung mga heroes pinipick. Kaya maganda din kapag iba-ibang tournaments yung pinapanood mo, hindi lang sa scene. Oo, doon ka mahasa talaga eh. Tapos na tayo sa China. Tungo naman tayo dito sa EU. Ah, Europe. Ayun. Sana all. EU. Sana all. Sana all. Munyo. Ayan. Alang cute naman eh, itong mga logo nila. Mga, ngayon ko lang din nakita. Cute na sa brain. Ipo, baboy. Ano to naman sa No Bounty Hunter? No Bounty Hunter. Ay, tama ba? No Pango? Meron din No Tide Hunter. CIS ata yung sinasabi ko, yung No Techies. Oo, no Techies saka No Pango. Yun. Sino-sino naman ito, yan? No Bounty Hunter. Yan. Parang kakaiba ko. Borjui. Whoa! Ayan. Meta 4 Pro. Ano ang hirap naman i-cast ng mga ganun? Meta 4 Pro. Ayan. Hellbear Smashers. Parang Hellbear Smashers. Parang Civil War yan. Okay, yung ang Spider Pigs, nasasabi namin, kasi nakaskot to Spider Legs eh. Ayun! Spider Pigs. Kami ni Dan, nagcast kami niyan. Spider Legs yung nasasabi ko, kasi syempre magkatunog lang. Ito ah, sa EU, Alliance, Viking, GG. Skylark. Nasa? Sa Brain. Sa Brave. Okay. Pero yun nga, Alliance, Viking, GG, Mad Golems, saka Chicken Fighters, yung nag-qualify doon sa Decider Tournament. Pero sila ba yung in-expect yung mga pasok? Sila. Sila din talaga. Yes. Alliance, saka Viking, GG. Champion pa yan nung last? Sila din magkalaban doon. Championship. Oo, malakas yung Viking, GG din talaga. Tsaka yung Mad Golems, alam, hindi sila masyadong familiar. Kung isipin natin, kasi wala silang ano. Pero yung mga players kasi malalakas eh. Sila 32 yata, yan, pata. Pero itong Viking, GG, malakas din talaga ito. Tama nga, sila pata. In-expect ko nila talaga na sila yung top 3 makakapasok sa upper division. Together with, sino nga yun? Team Nigma and others. Liquid. OG, ganun. GIS region. So, ang naka-upper division dyan ay Team Empire, No Techies, Extremum, tsaka No Bounty. Yung mga No. Yan. No Techies, No. Asan na si No Tide Hunter? No Tide Hunter. Si Bate, ito yung nalaglag sila sa lower division. Yes. Natalo sila ng ano eh. Extremum. Mm-hmm. Kumbaga may tira din yung Extremum, no? Oo. Sila din dito eh, itong Bate eh. Tsaka yung kasama niya yung mga Brazilian. Yes. Bagong lineup na. Pero syempre, parang kami kasi yung nag-cast nun eh. So, medyo one-sided din talaga yung laban. Though may... Expected niya yun. Hindi. Maraming... Hindi ko expected na one-sided. Yung game 1, one-sided. Yung game 2 ata, medyo tumagal kasi may air core than yung team. Yung bait. Oo, yun pala yun. Yung kinihintay ko. 60-minute game yun eh. Magse-70 pa nga ata. Pero still one-sided yun. Kung walang arc warden nun, hindi tatagal yung laban. Pero moving on to NA. NA. Ito yung hindi talaga natin nakakast. Kasi sobrang madaling araw na to dito. Oo, yan.
Ito yung Undying. Uy, may Undying naman. Undying Black and Yellow, 5-man Midas, ang nakakwalify sa upper division. Pero sa lower bracket naman, or sa lower division, sorry. Ayan. It's Okay, Electronic Boys. Ayan, si meron Sad dito Boy. Sa NA, It's Okay. It's Okay. Sad Boy, It's Okay. Ayan, ayun. Sad Boy, sila Fear. Sad Boy. Sila Fear mo. Da- ano bang team to dati? Aso sagutan ang nangyayari. Oo, oh, sagutan ah, BJ sagutan. Storm yata. Ayun, oh, this Sad Boy. Oh, itong lineup na to. Yan, yan. For Zoomers. Pero that's going to be it para sa ating usapan ngayong araw. Muli, isang maraming pasasalamat. Malaking pasasalamat din sa ating you. Bagong kahit guest. Kahit ayaw mo. Which is si ate mong KJ. Yeah, kahit napilitan lang po siya. Pero lang. Pero yun, muli kami nga nakasama nyo dito sa usapang ito. I'm JB. I'm KJ. I'm Dayanada, and together we're now signing off. Thank you guys so much for watching Tamang Usapan. Don't forget to watch the replay na mapapanood sa Lupon WX na YouTube channel natin. Thank you, and we'll see you guys tomorrow kasi meron ulit tayong Tamang Usapan. Abangan nyo naman sa Facebook kung ano ba yung ating next topic. Meron din tayong IG na pinag-uploadan ng mga topics and special guests natin. Pwede rin kayo palang mag-suggest. Oo, kung ano yung ba? Gusto nyong pag-suggest. Oo, ayun. At saka kung sino ba yung mga gusto nyong guests. Kung gusto nyong tatarin natin si KJ na guesting dito sa Tamang Usapan, walang okay problema lang. As long as masaya kayo dyan. Oo. And thank you guys so much. Maraming salamat ulit. Hello. See you tomorrow. Bye-bye. Have a nice day ahead.